akong kabanata? Naintriga ako dyan. At kinuha kagad ni, ano, Professor Torres. Oh, naka-costume na siya nang sinaunang panahon. Yan ang problema niyo mga kabataan. Yan. Akala Sermon. Nyo, unlimited ang mga chances sa buhay. You just take... Nag-real talk naman to. Malinaw ang sinabi ko sa inyo. Hindi ka lang basta-basta ngayon mambabasa. Bahagi ka na rin ng kwentong ito. Ayun lang. Sabi na eh. Bahagi? Tauhan na rin po ako? Sir Ibarra, mabait. Mapagmahal. May pakialam sa iba. Si Kaya mahal mo? Paano niya naman hindi mamahalin sa iba? Sa ilalim ng iisang bubong. Marahil ay hindi mo talaga arok ang sakit na ginagawa mo sa akin. Ang perfect ng timing ng Fidel, no? Wala na si Ian. Bakit ikaw ay Professor? Nagsasalita na mag-isa? Baka baliw yan. Ako ba ang iyong tinutukoy, Fidel? Bongay, isa pang Maria Clara na iyong amigo. Grabe. Napaka-intimidating nun. Ayun na. Nag-ahala na. Sa labas. Ang ganda talaga ng boses ni Dennis. Revelation to sa akin. ng mga taga San Diego. Sabi ko magandang ending, tapos sumabas yung damaso. Pagturo sa bayan na yon ng tamang diksyon. Demonyo ang potsa. Totoong hanggang bahay lang ang mga babae. Huwag kang manghimasok sa aming usapan, iha. Ay! Men, we have no right to tell women to shut up! Oh my gosh! Hello guys, good morning. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. As you can see, we are back reacting to Maria Clara at Ibarra. Yes, shoutout muna pala sa mga OFWs, mga friends natin na nakasalalay sa panonood sa reaction video natin just to watch this beautiful teleserye from GMA. Okay, konting recap tayo. Kahapon, ano ba nalala ko? Yung malaking nangyari kahapon is that nagtampo na talaga si Maria Clara kay Ibarra dahil pinagtapat ni Ibarra na hindi niya talaga pinsan si Clay. So, sino ba naman ang jowa na hindi, alam mo yun, magdududa or magtatampo after knowing na may tinago sa kanya, especially kung ano yung relationship niya sa isang babae. And dalaga si Clay. And, of course, hindi pa din naman kasal si Ibarra. So, alam mo yun, may threat. There is threat in there. And we totally understand Maria Clara. Si Maria Clara dito, alam mo yun, mainhen, dalagang Filipina, pero kayang ipaglaban ng pag-ibig niya. That is what this story in here is teaching us. So, ayun, kung mahal mo, ipaglaban mo. Ganyan. Okay, I think we are ready for today's video, so I will not take this long. Let's go watch this. Okay, ready? 1, 2, 3. Tama naman na ako'y nakalaya sa labas, hindi ba? Para may hahanap. At may sasalubog sa aking mga mahal kapag pauwi na sila. Napapadalas yata ang pagdalaw natin kay Crisostomo. Ang aking ninong ay pupunta na rito sa bayan. Di ako nalalabi na lamang ang oras na magkasama ulit kami ni Crisostomo. Ano yung sabihin nito? Sila ay mula sa hospital ni San Diego at nandito sila para tulungan kayong gamutin ang inyong pag-iisip. Masabot ka dito? Ha? Ang kala ko kakampi kita! Sakta po si Ate Sis. Heartbreaking tong part na to. Crisostomo, at sino ngayong dalaga kasama? Ikaw? Maaari bang iwan mo na muna kami? Ngunit nais ko pa sana siyang makausap dahil matagal ko na siyang hinahanap. Hindi pa rin ako ang makapaniwala ng Maria Clara? Babaeng iyon ang iyong pinsan? Ang totoo niya ay hindi ko pinsan si Miss Clara. Tanggap ko naman na isang Maria Clara lang ang kailangan ni Sir Ibarra. And obviously, hindi ako yun. Ituro niyo na po sa akin kung nasaan si Mr. Torres. At baka meron pa siyang alam na ibang secret portal na hindi sinasabi sa akin. Bagong kabanata? Naintriga ako dyan. At kinuha kagad ni, ano, Professor Torres. Oh, naka-costume na siya nang sinaunang panahon. Ngunit ano ho, yung
relasyon? Wala. Yun. Nakilala ko lamang siya nung ako'y umuwi ng Pilipinas. Napansin ko na tila gulong-gulo at hindi niya malaman kung saan siya pupunta. At gaya ng mga hula sa inyo ay nagkatotoo rin ang kanyang hula sa akin. Kung kaya't naramdaman ko na siya ay isang mabuting tao, kung kaya't ibinigay ko ang aking tiwala sa kanya. Tinanggap ko siya para manilbihan sa akin, ngunit kailangan namin magpanggap na kami ay magkatugo. Para makaiwas sa maruruming isipan ng mga tao dito. Ng mga tao? Ngunit, ako ba'y basta-basta tao, Krisosto mo? Para maglihim ka rin sa akin? O baka naman, may ibang namamagitan sa inyo dalawa? Wala, mahal ko. Sadyang magkaibigan lang kami ng iyong tukayo. Katukayo? Anong ibig mo sabihin? Iisa lamang ang pangalan ninyo. Siya rin ay nagngangalang... Miss Maria Clara Infantes, ba't nandirito ka pa? Ay, ang ganda ng transition doon. Nalipo ako sa portal eh. Yan ang problema niyo mga kabataan. Yeah. Sermon. Kala niyo, unlimited ang mga chances sa buhay. Nag-real talk naman to. Okay. Malinaw ang sinabi ko sa inyo. Sir, baka naman may iba pang way para makabalik ako. Oo. Meron. Gaya ng sinabi ko. Tapusin mo yung kwento. Kailangan mo lang tapusin ang okay, sige po. Pero ayoko nang tapusin dito. Promise, pag nakabalik na po ako sa atin, sige po, tatapusin ko na po talaga yung libro. Ay, ang problema, hindi ka lang basta-basta ngayon mambabasa. Bahagi ka na rin ng kwento. Ayun lang. Sabi na eh. Bahagi? Tauhan na rin po ako? Dalawang Maria Clara, Krisostomo. Ngunit nag-iisa ka lang sa buhay ko. Habang ang isa ay nakatira sa iyong bahay, kasama mo sa araw at gabi sa ilalim ng iisang bubong. Kalimit yun. Marahil ay hindi mo talaga arok ang sakit na ginagawa mo sa akin. Por favor, Maria Clara, sana ay maunawaan mo na si Miss Clay ay hindi mo kahanay. Kaming dalawa ay magkaibigan lamang. Kaibigan? Na kanina ay naninilbihan lamang? Baka maya-maya ay lalabas din ang katotohanan. Tia Isabel? Kung siya lamang ay bibigyan mo ng pagkakataon, hindi malayong siya rin ay maging kaibigan mo. Hindi ko kailangan ng isang kaibigan. Ang kailangan ko ay isang nobyo. Dahil hindi ko kailangan hingian ng panahon at tiwala. Dahil kung tunay niya ako mahal, ibibigay niyo yun ng kusa. Buong buo. At walang kahati. Tia Isabel. Andeng ipasok na yung mga pagkain dito. Tia, tayo na ho. Sayang yung pagkain. Mag-isang kakainin ngayon ni ano niya. Ay, dinala yung pagkain. Hindi pala iniwan. Tama. So, nasa mundo ka na ng nobela. Tauhan ka na rin ang kwentong ito. Nalalasap mo na ang hangin nilalasap nila. Niyayapakan mo na ang lupa ng San Diego. Pero ang tanong, anong magiging papel mo sa isang kwentong tapos nang naisulat? Ba't nandirito ko pa? Eh, nahuli nga po ako ng ilang segundo sa portal.
Ba't ka naman nahuli? Kinailangan ko po kasing tulungan si Ate Sisa at Sir Ibarra. Bakit kailangan tulungan si Sisa at si Ibarra? Hello, sir. Si Ate Sisa yun. Si Ibarra yun. Uy, ano naman? They are just characters in the novel. Excuse me, sir? Hindi lang po sila basta-basta tauhan. Kinailangan ni Ate Sisa ng tulong ko. At si Sir Ibarra, mabait. Mapagmahal. May pakialam sa iba. Si Prof. Kaya mahal mo? Paano naman hindi mamahalin ng iba? Ayun, nadulas din. Para siya talagang reader, kagaya natin. Kailangan baguhin pa ang kwento. Napunta ka rito para lang matuto. At yan ang una mong natutunan. Ang magmahal. Ah, wow. Hindi ka lang nahuli sa portal, kaya ka hindi nakauwi. Pagmamahal ang nagpapanatili sa'yo sa mundong ito. Pagmamahal din ang tutulong sa'yo na matapos mo ang kwento na makauwi ka na. Anong ibig sabihin nun? Medyo malalim yun. Ay, hindi naman pwede itong pagmamahal na to eh. Ayoko makasira sa love story ni Ibarra at Maria Clara. Ayan yung pagmamahal mo. Speaking of, ang perfect ng timing ng Fidel, no? Good evening, Clay. Wala na si, ano, baka professor. Ikaw ay nagsasalita na mag-isa. Baka baliw yan. Ito si Prof din kasi talaga. Pasulpot-sulpot. Kaya ka pa ba dyan? At anong yung sinasabi tukol kay Kristos at Maria Clara? Kawawa naman si, ano, Maria Clara. Nagka-misunderstanding lang sila, guys. Ay, mga Marites dati. Tumahan ka lang, Clarita. Ipunin mo yung pagtatangis mo at luha mo at ibuhos mo dun sa iyong silid. Tira ka naman ng konting kahihiyan dito sakali. Ah, ganun pala dati. Sa matagal na panahon ay tila itinapon ko ang aking sarili sa isang lalaking hindi naman ako tunay na iniibig. Sakit nga nung nararamdaman niya, guys. Parang sayang siya ng oras. Ang galing ni Julie. Sakong-sakto yung iyak niya, no? Sandali, binibinigay. Ano pa ba nangyari sa inyo ni Crisostomo nung iniwan ko kayo? Hindi ko alam kung ano nangyari pag alis ko. Ayoko nang alamin dahil nakakabaliw isipin. Bakit binibinigay? Ikaw ay matagal ng baliw. Gagi. Kawawa. Ano siya pwede umiyak sa public? Nakakahiya daw. Ang gulo-gulo na nga eh. Gulo? Anong gulo ang iyong sinasabi? Mapanukso din to si ano eh. Nanunukso to si Fidel eh. Musical scoring. Ang galing. Yes. Ah! Halaka. Ay, nakakatakot si Maria Clara. Ako ba ang iyong tinutukoy, Fidel? Bongay, isa pang Maria Clara ng iyong amigo. Grabe. Napaka-intimidating nun. Marahil ay kasabwat ka din sa kanilang palabas na sila ay magpinsan. Patay. Na naninirahan sa isang bubong. OMG, sinabi ni Ibarra? Madam, wala po kami ginagawang masama. At ang totoo, mahal na mahal ka ni Ibarra. Totoo yan. Totoo ang sinasabi ni Binibining Clay. Ikaw ba, Fidel?
makikipag-isang dibdib ka ba sa isang tao kung wala siyang tiwala sa'yo? At kung may namamagitan sa inyong dalawa? Oh my gosh. Batid ko noon na isa kang pambihirang nilalang. Ngunit hindi ko nahulaan na isa ka palang manlilin lang. Grabe yung Maria Clara dito, palaban! Ay, pati si Tia. Si Tia nag, ano eh, from head to toe na tingin eh. Lagot na. Iba ang bulo. Ayun na. Napakalaki ng pagkakamali ko na naglihim pa ako sa kanya. Sorry po. Ako naman po ang nagpumilit na magpakupkup sa inyo eh. Ako po talaga yung may kasalanan dito. Sorry po. Siyang tunay, Binibini. Di ako malalagay sa alangan ng pag-iibigan ni Crisostomo at Maria Clara. Eh, mas mainam na sigurong layuan mo na sila. Hoy! Inaano ka? Harsh-harsh mo. Pero sorry po. Mas lalong hindi ako aalis ngayon. Isa pa, wala na rin naman akong choice. Bakit mo gustong manatili ngayon may hidwaan ang magkasintahan? Dahil walang dapat mamagitan sa true love mo kay Maria Clara, Sir Ibarra. Kahit sino pa yan. Kung ako po ang naging dahilan kung bakit kayo nag-away, baka sakaling may maitulong ako para magkaayos kayo. Unless, don't tell me, give up ka na. I understand. Okay lang yan. Marami pa namang iba dyan. Siyempre ay hindi. O, yan naman pali. Sorry, naulo ko kay Clay. O, wala nang iba. Narinig mo yun? Kahit sakit. Oh my gosh. Bueno, amigo. Kung nais mong magkaayos ka ni Maria Clara, kailangan mo siyang sa UN, yun ang gagawin mo. Kailangan mo magpaliwanag ng paulit-ulit. Ibigay mo sa kanya ang buwan at ang mga bituin. Nagkasilbi ka rin, Fidel. Aba? May ganyang side ka pala, Sir Fidel. Nagulat din ako, actually. Nilalagay ko lamang aking sarili sa posisyon ni Maria Clara. Kung ano ang kailangan niya mula sa aking matalik na kaibigan. May punto naman po si Sir Fidel. Dahil kung mahal mo, ipaglalaban mo. Promise. Oo. Tama. At gagawin ko ang lahat para kay Maria Clara. Iniisip siguro ni Clay sana all. Any winner. Oh, ano pa iniintay natin? It's time for Operation Muling Ibalik ang Tamis ng Pag-ibig. Natatawa si Fidel sa kanya. Ano gagawin natin, Fidel? Tulungan mo ako ng balik pag-amo sa akin ng aking nobya. Mabigat kasi ito. May naisip na ako, amigo. Yan ay siguro yung ano, maghaharana sila. Kawawa si Maria Clara. Si Clarita, mukhang nalipasan ka na ng hapunan. Huwag ka naman sana magkasakit pa.
Pero wala na akong masasakit pa sa ginagawa sa akin ni Crisostom. Alam kong masakit ang ginawa sa iyo na yung nobyo. Pero sana, huwag ka naman pabigla-bigla sa pagbibitiw ng iyong mga salita. Kailangan maging bukas pa rin ang iyong isip, ang iyong tenga, ang iyong puso para sa mga susunod pa niyang pagpapaliwanag. Seryoso ka ba dun sa binitawang mo salita tungkol dun sa pagdadalawang isip mo sa inyong pag-iisang dibdib? Ayun na. Nag-aharana na. Tao ba sa labas? Ang ganda talaga ng boses ni Dennis. Revelation to sa akin. So abangan nyo, nag-react tayo kay Dennis sa singing niya. Ang pag-ibig ay tumatawid sa tuwing mundo ko'y madilim at tila wala nang saysay. Ang hirap ito kasi walang microphone dati. Nice. Ikaw sana'y muling magbalik. May vibrato pa talaga, walang no? Buhay itong daigdig. Kung pag-ibig mo ay mawala. Alaala. Ang sweet pala dati. Di kailanman mawagit ang hiwaga at pananamik. Tulad ng pipit sa may papikit-pikit pa siya na yung Ibarra eh. Alaala, pawiin natin ang pighati. Umalik sa puso ng musmus. Marunong magmahal ng lubos. Nakatingin siya na Fidel at umiiyak si Clay. Ang tahanan ng aking ngiti. Mapabuti ka ang siyang hiling. Hello ah. So mahal na rin ni Clay talaga si Ibarra. Ganun ba? Ah. Ang galing ng musical scoring. Perfect. Kudos sa inyo guys. Love triangle ito. Apat pala kasi si Fidel kasali. Mahal niya rin si Clayata. Kawawa si Clay, grabe. Hindi ka nga naghapunan. Ngunit, tila nang himagas ka naman sa tamis ng kanyang harana. Magandang gabi po, Tia Isabel at Maria Clara. Kung mamarapatin niyo ay maaari nyo ba kaming patuloyin? Alam kong masakit ang ginawa sa'yo ng iyong nobyo. Ngunit, gawin mo kung anong ibig na iyong puso. Maaari na kayong umakyat. Hello! Success. Amigo, hindi na ako sasama sa'yo. Mas mainam na meron kayong intimidad. Intimidad, o. Gracias, mi amigo. Maari na kayong umuwi ni Miss Clay. Buti na lang, nagigitara din yung Fidel. Kaya saktong-sakto. Ginagawa rito. At bakit ikaw ay lumisan? Dila, ikaw ay nagtatago, ha? Diba, pinagseselosan ako. Yun nga yung buong point, diba? Ano, hindi ka aware? Sana mag-ceasefire na sila, no? Siyang tunay, Binibini. Dahil ko lamang ang iyong dala.
ikaw ay isang malaking sumpa. Sira ulo. Oo na. Sana nga, hindi na ako nagpa-apekto kina Sir Ibarra. At diniretso ko na yung pagpasok sa portal na yun. Nang sa ganun, wala na ako dito. Hindi na kita kausap ngayon. Hindi na ako nang gugulo sa inyo. Hindi na ako isang sumpa. Ano? Babaeng napupuno ng drama. Baka mamaya magkita kayo sa portal talaga. Ay, wala na pala portal. Parang masarap yun. Iha, magdala ka na rin ng tsaa para sa akin, favor. Nako, ichichismis na naman ng Silvidora kay Salvito. Ay, nako, stress ako. O, yung bulaklak, ibigay na. Oh, very good. Smile ka na dyan. Nag-effort na nga yung lalaki. Ang ganda pa ng bulaklak. Hero ko, ako sana yung patawarin mo sa sakit na naidulot ko sa'yo. Gusto kong malaman mo na tunay na walang namamagitan sa amin ni Miss Clay. Wala kang dapat ikapanibog ko. Ang lalim. Dahil tinutulungan ko lamang ang pobreng babae. Nais ko sana maunawaan sa dami ng maaring tumulong at gumugup sa kanya. Bakit hindi ka pa babae? Bakit kailangan ikaw pa? Yun nga rin ang pinagtataka ko. Dahil sa lahat ng mga tao na kasalamuha niya dito, ni isa ay walang tumulong sa kanya. Yan ba ay panunumbat mo sa akin? Dahil lumalabas na ako ang una nakita sa kanya sa Beatrice. Hindi. Hindi, mahal ko. Alam kong maging kayo ay nahiwagaan sa kanya nung unang siyang nakilala. Ako'y natatakot tuloy sa kanya. Huwag, Senyorita Victoria, pagkat ang kailangan ni Miss Tifa de Sangle ay tulong. Tama ho kay Madre. Kaya, por favor, ipahanda niyo na ho ang karwahe ng Beaterio. Kailangan may lubid talaga yun. Kita niyo? May dalang lubid yung isang lalaki. Nais ko rin siyang tulungan noon. Well, bigla na lamang siya nawala. At sa hindi maipaliwanag na pagkakataon, ay tila isa siyang mabangis na hayop. Ngunit nangangailangan ng pangangalaga. At ang landas namin ay nagkatagpo. At sa akin yung nakita ang tutulong sa kanya. Maari ko ba namang ipagkait ang pagtulong ko na yon, Maria? Hindi maatim ng aking konsensya na siya lamang ay pabayaan ng walang kilala at matitirhan. Dahil maging ako ay naging estranghero sa isang bansa. Namuhay ng mag-isa sa Europa ng 7 taon. Kaya't alam ko ang lungkot at hirap ng mag-isa. Naunawaan ko na ngayon kung bakit kailangan mo umabot sa ganitong pagkapasya. Nais kitang patawarin, Crisostomo. Open-minded naman si Maria Clara. Kahit na ano, basta ito'y makakatulong, mahal ko. Marahil ay mas makakabuti kung lilisan si Miss Clay sa iyong pamamahay. Sa lalong madaling panahon. Ngunit, Maria Clara, ang iyong kondisyon. Hindi pa tapos ang aking kondisyon, Crisostomo. Lilisan si Clay sa iyong pamamahay. Lilipat? Dahil nais ko na sa poder ko siya manunuluyan. Perfect. Okay na yun. Mabait naman sila, ano eh. Sila Maria Clara eh.
Tapos na. Uy, ang bilis! Kita niyo na? Ang bilis ng oras talaga. Baguhin ang nakalipas. At least, ang ganda ng ending for today's video. Makikitang muli ng mga taga San Diego. Sabi ko maganda ng ending, tapos lumabas yung damaso. Turo sa bayan na yon ng tamang diksyon. Demonyo ang pocha. Alam ko mahirap ang pakiusap ko sa'yo na lumipat ng tirahan, lalo na't naging malapit na sa'yo ang mga nakatira dito. Ngunit, may mga gawain at gawi ang bayang ito na tataliwas kung pagpapatuloy mo ang pagtira dito. Gusto mo bang pahirapan natin siya? Ang hapunan mamaya ay pagkakataon para matuto siyang lumugar sa ating bayan at sa amin ni Kristo. Hindi po totoong hanggang bahay lang ang mga babae. Huwag kang manghimasok sa aming usapan, iha. Ay! Men! We have no right to tell women to shut up! Oh my gosh! Tumayo sa bangko? Oh my gosh! Oh, di ba sabi sa inyo eh? Kaabang-abang na naman ang mga ganyan next week. Ang galing nun! My goodness! Okay, ang galing ng ano ng writer talaga. That was another instance of, you know, a girl power right there. Tapos, sa panahon kasi dati, they hindi naman look down. What's the better word for that? Limited. Yung mga ginagawa ng babae kasi nga parang na-underestimate yung mga babae. And nagkataon na si Clay ay galing sa panahon natin. And of course, medyo palaban yung mga babae sa panahon natin ngayon. Hindi mo sila pwedeng basta-bastang i-underestimate. So, napunta siya doon dati. And hindi na gusto ng tenga niya yung mga naririnig niya siguro na alam mo yun, pambahay yung mga babae, yung mga ganong eksena. So, maganda yun. It's empowering. Hirap naman. Empowering. Kakabulol yun. Empowering yung part na yon and kaabang-abang yun. So, ayan. Maraming salamat, guys, for watching this video with me. This episode 30. And next week, abangan ulit natin yung mga kaganapan. Sigurado akong maaliw na naman tayo kasi may mga eksena na nakita tayo dito na ang lulupit. Okay, so there you go. Thank you so much for watching and hope to see all of you guys in my next video. Bye!